pagdalaw sa Cebu City Jail Male Dormitory, pinaparehistro na sa pamamagitan ng biometrics bilang paghanda sa pagbabalik ng regular visitation ng mga kaanak ng mga PDL simula Disyembre 17. Ang detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ito ang mga dumadalaw sa Cebu City Jail na naghihintay para makuhanan ang kanilang biometrics. Bunso dito ng bagong patakaran at proseso na dumaan sa biometrics ang mga kaanak na mga PDL bago sila makapasok sa piitan. Sa prosesong ito, mas mapapadali ang pagpasok ng mga dumadalaw sa muling pagbabalik ng in-person visitation sa City Jail. Kasama sa paghahanda ang sinagawang dry run sa loob ng 5 araw na sinimula noong November 29. Sa initial guidelines, kalahating araw lang ang isasagawang in-person dalaw. For example, naatay mga live-in partners nga modalaw. So atong gihangyo ang atong mga live-in partners nga modalaw nga magdala gid og certificate of cohabitation nga gi-issue sa atoang barangay. Samantala, kailangang magpresenta ng valid government ID o certification ang mga gustong bumisita sa mga PDL. Kailangan din na magpresenta ng vaccination card kahit walang booster. Ang mga unvaccinated na dadalaw maaring bumisita pero dapat magpresenta ng RT-PCR test o antigen test results. Pero kung wala gyud kay vaccination, kay na may mga health reasons ang uban, Sir Alan, so pwede ra gyud ta nga mapakita sa atong 72 hours nga results sa atong RT-PCR and 24 hours nga results sa atong antigen test. Malugod namang tinanggap ng mga pamilya na makabibisita na sila sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa piitan. Ako swab test. Kay di makupwede kay namo ko. After 2 years waiting for, now we wait for minutes na lang. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News.